So eto, nagkukulitan habang nag-aantay tayo na maluto yung ating kokwang mismo na talagang magbabrown para maganda yung ating texture. Kasi mamaya napakadali na, once naluto na yung ating kokwa, ready na tayo sa next step na gagawin natin. Hello mga kachibog at sa lahat ng aking mga followers. Ako si Bogski and welcome to my YouTube channel. Nakakatuwa after nating nagdaan ng mga busy na mga peak season tulad ng Christmas, New Year, talagang napagod at talagang nag-iisip ako ng mga simpleng lutuin after nga nating kumain na napakadami at masasarap na mga putahe at ulam. Sisimplihan lang muna natin ngayon sa pagpasok itong taon na to dahil nga wala akong ibang maisip or natatakam ako ito sa pagkain na to na tinatawag na tofu or tokwa. Kaya ang ating recipe for today, gagawa tayo ng tofu with oyster sauce. Kaya ano pang inaantay ninyo? Samahan ninyo ako sa isang panibagong recipe dito sa bahay ni Kuya. Ito yung ating mga sangkap para sa isang recipe na tofu with oyster sauce. Yung ating tinatawag na tofu, sibuyas, bawang, may sili na green, sugar, mantika at yung ating oyster sauce. So mamaya ipapakita lang natin kung paano lang ginagawa or gagawin ang simpleng recipe dito sa bahay ni Kuya. Ready na yung pan natin habang pinapainit, pwede na tayo maglagay ng mantika. Yung mantika according doon sa volume ng ilalagay natin na tokwa. So mas maganda marami para mas mabilis yung ating pagprito at maganda yung kalalabasan na maging coated yung bawat labas ng tokwa na maging brown siya. So papainitin natin siya ng todo para maganda ang ating pagpiprito. Ganito yung ginawa natin sa tokwa after natin ipakita kanina yung mga ingredients. So hiniwa lang ng aking assistant through sliding doon para maging maliliit yung portion lang niya. So mamaya ipapakita lang natin kung ano yung mangyayari at kung ano yung mga step na ating mga susundin. So habang inaantay natin ng mainit, make it sure talagang mainit na mainit siya dahil nga mas maganda yung ating pagpiprito natin ng ating tinatawag na tofu o yung tofu na tinatawag. So okay na, pwede na natin ilagay. Depende sa amount ng mantika at depende rin sa volume ng ating tokwa. So, sabay-sabay na siya. So, iisipin mo para makita lang. Yan lang yung gagawin lang natin basta nagluluto tayo ng mga pagpa-fry ng tokwa. So, makikita naman, no, ang ganda. Oh. So, kasi tama lang din yung mantika natin. So, babalik-baliktarin lang natin siya. Make sure ang lahat ng mga both sides ng tokwa magkakaroon siya ng coated na para maging brown siya na makikita yung pagkaluto ng ating tokwa. So mamaya, babalikan natin. So balikan natin. Nakakatuwa, dahil nonstick yung ating ginagamit na pan, makikita nyo na hindi siya magdidikit-dikit. At maganda yung ating pagkakapry doon sa ating tofu. Na-excite na naman ako sa isang panibagong recipe dito sa bahay ni Kuya. Kahit papaano, tamang-tama yung ating tofu at yung oil na linagay ko. So ganyan lang, once antayin lang natin siya mag-brown, gaganda yung ating texture doon sa ating tofu para mamaya maganda yung kalalabasan nung tinatawag nating tofu with oyster sauce. Ang pagluluto nito medyo matagal lang dahil nga sa pagpapry natin ng tokwa, medyo matagal lang talaga maluto yung tokwa, yung both side para makita yung pagka-brown, yung coated ng para mula sa pagpapry natin. Ang ganda lang, natutuwa lang ako dahil isip lang ako ng isip itong 2023 kung ano ang aming gagawin ni Cathy sa aming pagluluto. Pero may time talaga minsan, guys, alam ko yan, may mga katamaran din tayo minsan sa pagluluto. Kaya minsan, sa simpleng recipe, dun ko na lang iniisip kung ano ba yung mga madalian at para lang makaroon tayo ng pag-share sa inyo kung ano lang ang mga pwede gawin or kainin ng mga madadaling kainin para sa ating mga mahal sa buhay. Ito na yung itsura ng ating pagpapry sa tokwa. Medyo nagbabrown na siya. Konting-konti pa para talaga make sure perfect at maganda yung ating pagkakapry.
So ito, nagkukulitan habang nag-aantay tayo na maluto yung ating kokwang mismo na talagang magbabrown para maganda yung ating texture. Kasi mamaya napakadali na, once naluto na yung ating kokwa, ready na tayo sa next step na gagawin natin. So habang inaantay natin na magtalagang mag-golden brown mismo yung side to side ng kokwa, marami akong mga sharing basta pagdating dito sa mga ganitong pagkain. Nakakatuwa lang nung nandito ako sa Singapore, talagang hindi nawawala yung mga sa kainan na makikita mo yung mga tofu na iba't ibang mga pamamaraan kung paano ito hinuluto. Kaya nga ito rin agad ang naisip ko kung ano lang yung pwedeng maluto na ginagawan lang pala nila ng paraan para maging malasa, para maging mabilis at masustansya yung kanilang mga kinakain sa pamamagitan ng paglagay ng oyster sauce. Kaya mamaya, makikita nyo at unang tikim, ibibigay ko sa inyo. Basta mga kokwa, mga tofu, healthy itong kainin. At isinishare ko lang ang lahat ng aking mga nalalaman. Wow! Halatang malapit na at na-excite na ako. At nagkukulitan na lang kami rito ng aking assistant na si Cathy dahil nga kahit papano sa simpleng recipe, may natututunan tayo. Wow na wow! Ganyan ang gusto kong makita once na nagpa-fry tayo ng mga ganitong uri ng pagkain sa pagdating sa tofu. Once na taga-brown na, konting kembot na lang, isasali na natin siya. At mag-uumpisa na tayo. Excited ako, Cathy, at sa unang pagkakataon, first time natin itong ginawa sa bahay ni Kuya. Wow! Natapos din yung ating pagpapry. So, make it sure, ayos lahat yung mga both-sided. Pwede na natin siya ilagay sa isang malinis na lalagyan para masala muna natin yung pagpipirito natin doon. Lalong-lalo na yung mantika. Wow na wow ako! At konting-konti na lang, luto na ang isang panibagong recipe. So once na okay na, talagay na natin, maglagay lang tayo ng konting mantika dahil magigisa naman tayo. So antayin lang natin ng konting init lang, kahit papano, diretso na tayo sa ating pagigisa. Pwede na tayo maglagay ng sibuyas. So ganyan lang, kailangan yung pagchachap natin ng sibuyas, yung pamins lang, yung mga maliliit lang na portion. Igigisa lang natin siya para maging maganda at malasa yung ating pagkain mamaya. Excited na naman ako, Cathy. Pwede mo na rin, Cathy, isunod yung ating bawang. So, igigisa lang natin siya, isabay-sabay na. Medyo antayin lang natin siya kahit papano mag-golden brown. So, kahit papano, nakakatulong kapag non-stick yung ating pinaglulutuan. Pero kung wala naman kayong non-stick na pan, pwede rin naman. So, babantayan nyo lang at para hindi ito masunod. Pwede na natin isunod yung ating hiniwa na sili na mamahaba. So, pa-slant lang siya. So, nakakatuwa. Baka magtataka kayo. Baka isipin nyo umanghang o what. Hindi. Para lang magkaroon lang ng another flavor doon sa ating tofu with oyster sauce. Dahil kahit papano yung mga green na sili na yan, nakakatulong yan once na kinakain na natin siya. Wow na wow talaga ako sa munting kaalaman at na-ishishare ko rin para sa lahat na nagmamahal kay Boxki. Wow na wow! Sana naaamoy nyo at para nagde-blend lahat ng ating linagay. Cathy, amoy na amoy ko yung ating bawang sibuyas at yung sili. Ngayon naman guys, ilalagay na natin yung ating isa sa mga main ingredients sa ating tofu with oyster. Yan yung oyster sauce na tinatawag na siya yung magpapalasa para maging masarap yung ating kokwa. Wow! Ang bango! Imimix lang natin siya ng imimix. So, medyo lower fire lang para hindi siya kagad masunog. Ganyan. Wala kayong ibang ilalagay. So, once nakikita nyo lang siya, depende yon sa amount ng tokwa at sa amount din ng ating oyster. Pwede kayong mag-add-on kung sa tingin ninyong kulang. Pwede din, depende sa pagtatansya ninyo dahil kung madami yung ating tokwa. Kahit paano, nag-add-on kami ng oyster sauce. Wow! Amoy pa lang. Panalo. So, maya-maya, once na talagang medyo naluluto natin siya sa pamamagitan ng ating paghahalo, pwede na natin ilagay yung ating sugar na para siya yung magbabalas ang magbe-blend sa lahat ng ating ginagawa. So, pwede mo nang ihulog, Cathy, yung ating katumbas na dalawang kutsaritang sugar. Brown sugar ang ginamit ko. Pwede kung ano man yung available ninyo. So, ganyan lang. Antayin lang natin siya mag-melted para maging malapot at saka natin ilalagay o ihuhulog natin yung ating tokwa. Enjoy na enjoy ako sa isang panibagong recipe.
So, ganyan dapat once na nakikita ninyo na parang lutong-luto na yung ating mga minix kanina, pwede na natin ilagay yung ating tofu o yung tokwan, yung pepapry natin. Wow! Nawaw talaga ako at nag-e-enjoy ako sa isang kauna-unahang aming recipe at make it sure haluin both sided na ma-coat niya yung ating tokwa doon sa pamamagitan ng mga sauce na linagay natin. Wow, Kati! Thank you na naman sa isang panibagong recipe at sa pag-aasis sa akin. Ganyan ang gusto ko once na nagluluto tayo ng tofu with oyster sauce. Panalo! Enjoy na naman ako at sana nakuha ninyo kung paano lang namin ito ginagawa. Ito na ang ating finished product na tinatawag na tofu with oyster sauce. Enjoy na enjoy ako at excited ako sa unang tikim at sana nakuha nyo ang lahat ng ating ginagawa. Natapos din ang ating simpleng recipe na tinatawag na tofu with oyster sauce. Tikman na natin at excited ako at the same time, paborito ko ang mga tokwa. Wow! Guys, panalo! Mother! Recommended! Kati, ang sarap ng ating pagluluto. Walang halong biro at hindi pwedeng magbiro-biro si Boski dahil 2023 na, sabi nga nila, mas magandang magsabi ng totoo para maging totoo tayo sa buong taon. Sana nakuha nyo ang aming simple recipe sa pamamagitan ng lahat ng aming mga pinapakita every Thursday ng aking pagluluto sa pamamagitan ng tulong din ng aking assistant na si Kati. Shout out sa lahat ng aking family, Cubilla family, Wani family, Labasan family, and to all my ES Pinoy family. At sa lahat ng aking mga housemate at ex-housemate, kung nasan man kayo, hindi ko kayo nakakalimutan, James and Cindy, Jared, Dan. At binabati ko kayo palagi na sana maging masaya kayo sa inyong pang-araw-araw. At sa lahat ng mga box team ko na namimiss ko na at alam ko lahat sa inyo, pamilyadong tao na. Sana magbigyan pa ako ng pagkakataon na magkaroon ulit ng second batch na box team. Lahat ng ito ay para sa inyo at sa lahat ng aking mga followers, Kachibogs, hindi ko kayo nakakalimutan sa lahat din ng aking mga classmate, batch 93 at batch 97. Sa lahat ng aking mga BFF, Joy, Garduce, talagang you are always pretty every time na nag-upload ka. Thank you sa mga munting paglalike at sa mga message mo ng mga pajok, ngunit totoo. Michelle De Guzman, huwag ka masyadong palabas-labas at paglakad-lakad, baka madapa at mag-iingat ka. Joke lang, Jaime and Grace, Eugene and Barreras family, maraming salamat, Tadeo family, at sa lahat ng aking mga box team na nakakakilala at sa aking assistant sa mga Tele family, regards sa iyo dyan, sana mapanood mo ito sa simpleng recipe, punong-puno ang pwede ninyong matutunan sa lahat ng aking ipinapakita. Once again, huwag nyo lang kalimutang mag-like, share or comment and click subscribe my YouTube channel. Ito si Boxkin na palaging nagkikwento sa inyong harapan, paulit-ulit na gumigreet, mababadaldal man, ngunit totoo ang lahat ng kanyang mga pinapakita at sinasabi. Once again, binabati ko kayo ng magandang hapon at enjoy lang palagi and keep on smiling at para palagi positibo lang sa lahat ng ating ginagawa. Maraming salamat and good evening!